Blessed day, brethren. This is your pastor once again for a daily devotion. Please open your Bible in the book of Matthew, chapter number 12, in verse number 42. And the Bible tells us, the queen of the south, that is the queen of Sheba, came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. The Lord says, somebody who is greater than Solomon is there. Pag pinag-aralan po natin mga kapatid, no, ang claim na ito ng Panginoon, that He is the Lord that is greater than Solomon. At sabi niya ay the Queen of the South, He has this testimony, no, regarding sa greatness ni Solomon. Yet the Lord says, I am greater than Solomon is. Ano po ba nangyari? No, doon po sa kwento po na ito, sa narrative po na ito in the history. Pagka pinuntahan po natin po yung 1 Kings chapter number 10 verses 4 to 5, makita po natin na dumalo po ito pong Queen of Sheba kay Solomon. At ang sabi po sa atin, and when the Queen of Sheba had seen all Solomon's wisdom and the house that he had built and the meat of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his ascent by which he went up to the house of the Lord, there was no more spirit in her. Okay, ibig sabihin po noon, no, na yung pong there is no more spirit in her, ay yung pong literally, yung pong nakita po niya, nasaksihan po niya kay Solomon, it took her breath away. Breathtaking, oh, no, oh, inspiring yung kanya nakita. What grandeur, what greatness ang kanyang nakita kay Solomon. Na ano pa't siya hindi lamang humanga kay Solomon, no? Hindi lamang po natuwa sa kay Solomon, kung hindi po ay kanya pong dinalhan si Solomon ng dakilang mga bagay, no? Na ito pinagpapakita ng kanyang paggalang, pinagpapakita ng kanyang reverence, ng kanyang respeto. At ang sabi po sa atin ng Panginoon, somebody who is greater than Solomon, no? Ay ang Panginoong Jesus, at sabi at ito po ay as if saying that he deserves greater awe, greater reverence, greater respect for Solomon. Okay, so nakita po natin mga kapatid, sinasabi po ng Panginoon dito that he is greater than Solomon and he deserves our awe. Okay? He deserves our worship. Something na hindi nararapat kay Solomon. May mga ilang bagay po tayong pag-aaralan kung gaano po dakila ang Panginoon kaysa po kay Solomon. Una po nating tingnan ay yun pong wisdom ng Panginoon. The Lord has greater wisdom, no, than that of Solomon. Eh, ano po ba yung merong wisdom si Solomon? Alam niyo po, kahit po yung mga tao na hindi po palabasan ng Bible, they know na si Solomon is the wisest man, no, na lumakad sa mundong ito. But you know what? He is the wisest man, but there is somebody who is greater than him, no, greater in wisdom. Okay? And actually, he is not the wisest man because the Lord Jesus Christ is the wisest man who walked the earth. Gaano ba katalino si Solomon? Okay? Si Solomon po, meron siyang knowledge about creation. Okay? Imagine po ninyo kung paano po niya naobserbahan ang mga nilalang ng Panginoon. Naobserbahan niya yung pong gagampa o yung lizard, no? Okay? At kung paano ito ay nakakarating, kahit gano'n ito kaliit, no? Mukha itong mahina pero hindi katulad ng iba sila, nakakapasok sila sa tahanan ng mga hari. Nakita niya po yung kung gano'n po katalino ang isang badger, no? Isang honey badger na nagtatago at gumagawa ng kanyang bahay sa batuhan. Okay? Nakapansin niya po kung gano'n katalino ang mga locust na bagamat wala po itong hari, ay magkakasama sila lagi at kung saan pumunta ang isa ay doon pumupunta ang lahat, no? Kumbaga para silang musketeer, one for all for one, no? Nakita niya po kung gaano po kasipag ang isang langgam
At dahil nakita niya na maliliit man ito, nag-iimpok para doon sa winter, nag-iimpok para sa tag-ulan, at kinontrast niya ito sa isang taong tamad. No, nakita po niya yan. Nakita niya po kung paano yung way ng ahas na wala mang kamay, wala mang paa ay gumagapang at nakakarating sa kanyang patutungon. Gano'ng kagaling ang isang agila, gano'ng ito kabilis. Nakita po natin at yan po ay alam ni Solomon by observation, by much reading, at yung kung meron siyang gustong matutunan, pinag-aaralan niya talaga yan. That's why he became wise at binigyan siya ng talino ng Panginoon. Ito po, no, sinasabi sa atin na Solomon knows about creation, but you know what? The Lord is greater than him because the Lord is the creator. No? Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Malino po, sinabi po sa aklat ng 1 John, no? Sorry, hindi 1 John, John chapter 1 rather, no? Binanggit po doon that he is before all things and by him all things were created. In Colossians chapter 1, malino po na binabanggit na ang Panginoon po ay lumikha, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. The Lord is the creator of all. Si Solomon, he observed the creation, but the Lord knows more than Solomon kasi siya yung naglagay ng mga parte niyan. No? Alam niya yung parte ng katawan mo. He is, the Lord is the creator of all things. And you know what? As the Lord created and designed all things, how beautiful they are, you are created beautiful by the Lord. Sabi sa atin ng Psalms 139, I am wonderfully and fearfully made. You are wonderfully and fearfully made. Kaya nga nararapat ang Panginoon ng ating pong reverence, ng ating respect, ng ating pagsamba, ng ating awe, no? Na makita po natin, wow, how great is the Lord that He created somebody like me. He created yung ilong mo ganyan, no? Sabi nga nung isang napakinggan ko, magpasalamat ka, yung ilong mo, yung butas, nasa ilalim eh. Eh paano kung nilikha ng Panginoon yung ilong mo, matangos nga, pero nasa ibabaw naman yung butas. No? Bawal kang pawisan, bawal kang umiyak. Tapos pag bumahing ka, tatalsik sa mata mo yung ano. Yung isip po, di ba, napakagaling ng pagkakalikha ng Panginoon na dalawa yung tenga na kanyang ginawa para marinig mo yung dalawang, yung ating kamay, yung disenyo ng ating kamay, no, na nakahiwalay itong hinlalaki na ito, no, na kung wala yan, no, eh ay hindi ka makakapagtrabaho ng maayos, di ba? No, that the Lord created us and He deserves our awe. No, He deserves our awe. Eh, pangalawang bagay, not only yung wisdom ni Solomon about the creation, but also yung wisdom ni Solomon about the cycles of nature, no? About the cycles of nature. Okay? Itong si Solomon, mga minamahal, no? Naobserbahan po ni Solomon ito pong cycle ng nature po natin, mga kapatid, no? Naobserbahan niya yung water cycle kung paano yung tubig nag-evaporate, no? Nagiging ulap at tapos bumabagsak din at nagiging tubig uli, no? Nakita niya itong cycle na ito, no? Nakita niya yung ano, yung cycle ng hangin, paano ito umiikot, umiihip, di ba? Eh, tayo, bakit nagpe-predict ng pag-asa kung ilang bagyo yung padating? Kasi pinag-aaralan nila yung hangin at si Solomon nakita niyan. But you know what? The Lord is greater than Solomon because not only that He knows the cycles of the nature, but He also in control of the cycle of the nature. No? Ang Panginoon ay napapatigil ang hangin at ang ulan. No? Okay? Minsan siya ay lumakad pa nga sa tubig eh. No, He is in control of the nature, pati yung tubig. No? Kinaya, nilakaran niya. No? He is in control, no, of the nature. Mga kapatid, isang beses sinabihan niya yung mga isda, pumasok doon lahat sa lambat nila Peter. At halos mapunit yung mga lambat nila. Dalawang bangka, halos mapulit yung bangka nila. Isang beses, sinabihan niya yung isang isda, no, na magbigay ng
ng ano, ng pera na salapi sa kanila para meron silang ibayad sa tribute money. You see, the Lord is in control of the nature. He is in control, mga kapatid. Kaya huwag kang matakot, no? Huwag kang matakot na ano man yung nangyayari sa mundo po natin. The Lord is still in control. Yung mga scientifico, yung mga doktor, no? Kaya lamang pong mag-aral ang mga scientifico, pag-aralan po yung mga karamdaman na meron po tayo at gumawa ng paraan para ito'y mapigilan. At nakita nga po natin, no, kung paano gaano kahirap at gaano kabagal, samantalang ang Panginoon, sinasaway lang yung karamdaman o umaalis na ito. You know, hindi nyo ba napapansin sa biyaya ng Panginoon? Ako po ay, I'm very thankful unto the Lord na nasa biyaya niya ay patuloy na pinag-iingatan. May mga positibo na po ng COVID dito po sa amin pong paligid. At meron na po mga PUIs po dito sa amin na malalapit. Pero nakita po namin kung paano pinag-iingatan kami ng Panginoon. Lumalabas din po ako, no? Namimili rin po ako. Kinakailangan ko rin po lumabas. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinag-iingatan. Sinasaway niya yung karamdaman na yan, no? At hindi man yung COVID-19, ang dami mga karamdaman na pwede pumasok sa ating katawan, no, na maging na tayo ay magkasakit, pero yan ay still is always in control of God. At nagkakaroon man tayo ng karamdaman, no, tayo po ay gumagaling pa rin sa karamdaman natin, no? The Lord is in control, mga kapatid. He is greater than Solomon. He is in control. At sabi po sa atin ng aklat po ng Hebreo, chapter number 1, sabi po sa atin, He upholds all things by the word of His power. God is in control. The Lord is in control. And we must respect and give due reverence unto the Lord. Nararapat siya ng ating full attention. Kung paano si Queen Sheba, naglakbay pa siya na malayo, para lamang katagpuin itong hari na ito, no? Tayo dapat gawin din natin lahat ng bagay para katagpuin natin ng Panginoon, para maging karapat-dapat tayong lumapit sa kanya. He is the creator of all things, he is in control of all things. At pangatlo po, mga kapatid, no? Si Solomon, after nang i-observe yung buhay ng mga tao at hindi concluded, sabi niya, all things are vanity. Vanity, vanity. Everything is vanity. But you know what? The Lord is greater than Solomon. Why? Because He commands our lives to the fullest. He commands our lives to the fullest. No? Ang sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon, no? John chapter 10, verse number 10, the thief cometh not but to kill and to destroy, no? To steal, to kill, and to destroy. But the Lord Jesus Christ came to give life and to give that life with abundance. To give an abundant life. Hindi po ibig sabihin po nun, mga kapatid, na magiging mayaman tayo, rarangya, magiging masaya yung buhay natin sa mundong ito. No, kapatid, yun po ay hindi dito sa sanlibutan natin matatamasa. Doon po yan sa kabilang buhay po. Pag umuwi ka na sa Panginoon, no, kung tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang tagapagligtas, no, ay doon ka po at doon ka pupunta, doon mo mararanasan yan. Pero ang sinasabi po dito, ang kapunuan ng buhay, yung abundance of life, no, ay yung pagkakaroon ng kapayapaan, pagkakaroon ng kagalakan, pagkakaroon ng kapangyarihan, the power over the struggles of lives na ating buhay, no, life's struggles. So magkaroon tayo ng ma-overcome natin yan, no? Si Haring Solomon, wala siyang control sa mga tao, wala siya na bagong buhay. Hindi nga niya nabago yung buhay ng kanyang anak eh. But you know what? The Lord changes the lives of many people. Napakaraming binagong buhay ng Panginoon at nasumpungan yung fullness of life that only God can give. Solomon can only conclude after niya ma-observe, but the Lord can change. He can command us to have a life that is full, mga kapatid. So trust Him. Put your trust, put your confidence upon the Lord, no? Nararapat nating sambahin ang Panginoon, sundin ang Panginoon, give Him the due reverence that He deserves.
No? Not only that He created life, that He controls everything, but He commands us to a life that is full, mga kapatid. Kaya nga po, mga minamahal ko, no? Ay tayo po ay dapat lamang na magbigay na malaking pagsamba, malaking porsyento ng ating oras, ng ating pong pag-iisip, ng ating pong mga gawain para po sa Panginoon. Nawa po ay pinagpala po kayo ng salita po ng Panginoon. Once again, feel free to share this devotion kung ito po ay naging pagpapala po sa inyo. Stay tuned next time, no, at itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral, How the Lord is Greater Than Solomon. God bless you all.